saan pupunta? Sa Spain. Kay Lucia? I still love her. Sorry. Sa sobrang sakit, mula nun, hindi ko na masabi ang pangalan niya. Kaya I only refer to him as Y. Why did he leave me? Why? 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 Kung sexual affair lang yan, nasisigura ako. Pero emotional affair, punyeta, may pag-ibig! Ang pag-ibig mo ay peke! 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 Bakit ka nag-FB live kagabi? Ano to? Sige na, babay. Bisikat ka na talaga. Ikaw na ang patronesa ng mga heartbroken. Goodbye, girl. Okay, so actually, ginagawa ko lang talaga ay online counseling. Pero since nandito ka na, ano ba ang problema mo? Bakit ka iniwan ng boyfriend mo? What? 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 I've been following you online and I would like to offer you a book deal. Book deal? Hindi naman ako writer. Ano yung susulat ko? The stories that people share with you online and the advice that you give to them. Then nararamdaman ko, Bax, he's the one na talaga. I'll make you coffee just the way you like it. Mara, I need a break. Ako din! Gusto ko yan, tara. Magbakasyon tayo sa Baler. I need a break. From you. Cheryl, wife ko. Ikaw pala si Kira. Hi. I have always wanted to meet you. Dahil napapatrabaho mo ng gusto si Franco. Mukhang seryoso na kayo ni Kayo, ah. Uy, hindi. Okay kami sa ganito. No expectations, no disappointment. Ayoko sa drama, okay? Alam mo, kung hindi ka sigurado, there's still time to change your mind. Ang ganda. Ba't ka naman nagandahan dyan? Because it's true. And everyone can relate to it. May reason pala si Daddy Jeff kung bakit umatras siya sa kasal nila ng fiancé niya. How do I put this without sounding like an angry bitch? You are exactly the man that I wrote about in that book. I don't deserve this. Lahat binigay ko! You inflicted pain to other women like myself. It's just a temporary lapse in judgment. It's just a phase. Tibog lang yun. And now you are appropriating our struggles. Daddy! Si MJ Felipe. Welcome to another fun afternoon of Kwentuhan and Chikahan dito po sa The Naring Guys, The Goodbye Girl, Feb, Ibig, Chikahan. Happy New Year kung hey Fatsoy! And happy first day of February sa inyong lahat. At yun nga, Feb, Ibig, Chikahan tayo. At kahapon, nakausap natin ang The Goodbye Girl na si Angelica Panganiban. Ngayong hapon naman po, ang makakachikahan natin, Ronnie Alonte and Loisa Andalio. Bago ko sila tawagin, gusto ko munang mag-hi sa ating mga kapamilyang nanonood ngayon live sa mga Facebook pages ng Dreamscape Entertainment, ABS-CBN Entertainment, iWANT-TFC, TFC, The Filipino Channel, Star Magic, and iWANT-TFC YouTube Channel. Alam niyo po itong The Ring Guys, The Goodbye Girl ay produced by ABS-CBN Entertainment, ABS-CBN, Dreamscape Entertainment, and Clever Minds Incorporated. Base po ito sa best-selling book ni Noreen Capilli. And ito po ang offering ng iWANT-TFC ngayong Feb Ibig, streaming starting February 14 up to February 19. At kahapon nga, no, nag-enjoy tayo sa ating kwentuhan with the Goodbye Girls, Angelica Panganiban, kasama sina RK at si JC De Vera. Pero ngayong hapon, makakausap natin ang The Clueless Girl. O, di ba? At ba't kaya clueless, no? Ako, I have no clue. I saw something sa trailer, pero gusto kong mas makwentuhan sila mismo ang magkwento sa atin kung bakit nga ba The Clueless Girl ang tawag sa kanya. But let me just remind everybody, baka meron kayong mga questions, 'di ba? Or reactions sa magiging kwentuhan natin ngayong hapon. I-post niyo lang 'yan and I'll give the
hashtag later para masama nyo yung hashtag na yon. Hello din po sa ating mga kapamilya press na kasama ngayong hapon. Get ready because I'm so excited to give or ask your question sa ating mga bisita. Eto na, hindi ko na patatagalin. Tawagin na natin the clueless girl kasama ang kanyang partner. Let's start with Ronnie Alonte and Loisa Andalio. Hey guys! Hello po! Hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Hello po sa mga kapamilya na nanonood sa atin online and sa mga press na kasama natin today. Thank you po sa time nyo. Hello po. Magandang tanghali po. Hello po. Finally, hello. Nagkita na tayo. Kasi, yes. Lagi sa tayo nag- Parang dalawang beses na, no? Isa Siargao, isa Boracay. Hindi tayo nagpang-abot. I know. Eto na, nagpang-abot na kami ni Loisa at ni Ronnie. Saktong-sakto for the clueless girl in the house. Naku, bakit nga ba clueless, no? I'm curious. Meron tayong video. Ito. Diyan ka lang, Loisa. Okay, sige. Na-excite na kasi ako magkwento eh. I know. Pero meron tayong hinihanda para sa kanila. Panoorin muna natin to. Ngayon lang natin to makikita. Yes. ubos na ako! Binigay ko na sa'yo lahat buong pagkatao ko. Halos hindi ko na nakilala yung sarili ko eh. Ha? Pero... Ayun! Kaya nararamdaman ko, Bax, he's the one na talaga. Wait. Si Direk Gab ang the one? Oo. Aray ni the break. Ako din. Gusto ko yan, tara. Magbakasyon tayo sa Baler. I need a break. From you. Ang bilis mong makipagrelasyon, tas ang bilis din ang hiwalayan, and every time, wasak ka, girl. I don't deserve this. Makikilala ko pa kaya ulit ang sarili ko. At kapag nakita ko, makikilala ko kaya kung sino ako. Si Mara kasi! Grabe. Okay. Actually, ngayon lang namin nakita yan, ha? Kasi... Oh, yes. Evident po. Diba? So, masyadong matipid eh yung sa trailer. Pero ito, medyo nagkaroon tayo ng idea. Mabilis ma-in love. Mabilis din daw makipaghiwalay. Parang ang daming hindi nakailag doon, ha? Loisa. Totoo, diba? Sobrang madaming nakarelate doon sa kwento ni Mara, for sure. And ako yung... Yes? Yeah, go ahead. Yung role ko kasi doon, as in, grabe. Parang wala akong character. Ganun si Mara sa kwentong to. Wala siyang sariling forma. Wala siyang sariling gusto ba talaga. Kasi parang kung sino yung dumadaan sa mga buhay niya, sa mga relasyon niya, nag-a-adjust siya eh. Parang ganun, hindi niya ina-accept yung sarili niya. Na parang kung sino relasyon ko, kailangan ganito rin ako. Ay, iniwan ako. Siguro dapat hindi ako ganito. Sa next na karelasyon ko, kailangan ganito na naman ako. Pero iniwan na naman siya. So, naawa ako kay Mara. Ako talaga, nung nabasa ko yung character ni Mara, sabi ko, grabe, nakakaawa siya. Grabe siyang mag-beg para sa love. Ganon. Sobrang madaming makaka-relate. Parang siya yung laging nag-a-adjust sa mga... Yes. Oh my, kawawa naman. Yung ano, role mo naman dito, Ronnie, parang ikaw ang director eh, ng buhay niya. Naman. Yes. Naman siya. Kasi si Mara nag-artista eh, di ba? Artista ko siya dito eh. So, ayun, director si Gab na karelasyon ni Mara. And, hindi kasi to ano eh, parang love story eh. So, sobrang nanibago kami ni Ronnie. Parang, lahat na lang yata ng eksena na kinuha namin dito na eksena namin. Galit ako eh, no? Oh. Parang walang love scene talaga. So, wala po. So yun. Kakaiba tong offer ng FebEB. Iba talaga. Mapanakit yung mga episode talaga. Pero ano yung... Yung character ko dito is yung ano lang talaga, yung... Doon lang talaga sa ano namin ni Loisa, hindi ako kasama doon sa buong stories. Okay. Meron lang kaming... episode na kami dalawa lang. Okay. Pero magkarelasyon ba yung inyong mga characters here? Magkarelasyon kami. Yung sa eksena namin kasi doon, lagi kami magkaaway.
Okay. So hindi talaga siya, wala silang i-expect doon na may love scene kami, may nakakakilig na expect na ganyan. Wala. Parang ni-real talk niyo yung mga relasyon, ha? Parang oo, totoo. Parang walang ganun. Hindi lagi masaya. Okay, dahil walang bahid ng kilig to. Oh my God. Oh my God. Dahil director ka, Ronnie, sa role mo dito, ang hashtag natin ay hashtag TGG cut my feelings. Ayun. Yan ang ating official hashtag sa mga loinies na nanonood ngayon. Yan ang gamitin nyo para mabasa naman yung mga reaction. Okay, let's go straight because we don't have enough time. Basahin na natin ang mga tanong ng ating mga kapamilya press para sa inyo. We'll start off with Von Bellinario of News 5 and One News Philippines. Si Loisa ang una niyang gustong tanungin. May pressure ka? May pressure ba kapag nagpa-partner kayo on screen? Paano niyo yun hinahandle? Yes, hello po. Good afternoon po. May pressure pa ba? Sa tagal na natin, di ba? Baguhan pa. Parang galit ka. Sobrang enjoy. Ako sobrang ako nag-enjoy katrabaho si Ronnie kasi hindi kami yung nag-iilangan. Talagang magtutulungan din kami sa eksena, kung paano namin mapapaganda yung eksena. Talagang pinag-uusapan namin, hindi ako nahihiya magsabi, siya din. Kasi sanay na kami sa isa't isa eh. Kaya mas nagiging masaya na lang yung set. Yung pressure, andun pa din. Kasi nakakatakot pag nawala yung pressure. Nakakatakot. Kaya normal naman po yung pressure, pero importante, nag-e-enjoy pa din sa ginagawa. Mismo. Ayan. Ang next, meron siyang follow-up question. Saan nyo nakikita ang relasyon nyo in the future? Wow, future agad. Wow. Ilang years yan from ilang now? Years. Ano po baka detalyado ang gusto nyo? Hindi, in the future. Ikaw sumagot. Okay, sige. Kasi Ang hirap magsabi. Ang hirap. Kasi hindi natin masabi yung future ngayon. Yan. Akala natin okay na, hindi pa din pala, di ba? Hirap, hindi ko masasabi yung future. Pero gusto ko, habang inaabot namin ni Ronnie yung goal namin and yung future na gusto namin, ini-enjoy namin yung life. Right. I think based on your answer, yung pagkasabi mo na inaabot namin ni Ronnie, so ibig sabihin your future is parang you're working on it together. Yes. That's how I understand it. Nice. Siguro kasama na dyan yung bahay, no? Charot. Yes, mabilis ang panahon, syempre. Wow. Okay. Mula naman kay Josephine Bonsol. Ang question niya, Loisa, to you, is it always easy to say goodbye? Why or why not? Ang sakit naman yan, Miss Josephine. Grabe naman yung tanong mo. Ang hirap pa. Ang hirap mag-goodbye. Sa totoo lang, yan ang pinaka... Maiyak. Yan ang pinaka ayaw kong ginagawa. Yung mag-goodbye. Kasi parang... Ang sakit eh. Kaya mo nga kinilala yung tao eh. Kaya mo siya kinaibigan. Kasi... nagustuhan mo siya, minahal mo siya. Kung hindi mo naman siya magugustuhan sa unang pagkikita mo pa lang, hindi na. Pero kinilala mo eh. Tapos dadating sa point na mag-goodbye ka. Sakit. Right. Sakit yun. Oo. Ayoko noon, walang ganun. Pero that's life. Dadaan talaga doon. Doon ka din magiging matibay. Galing. Tama yun. Mismo. Sakto yung mga sagot mo, Loisa. May follow-up si Josephine. Sabi niya, what is the most important siguro ang gusto niya sabihin is what is the most important thing so you can keep medyo challenging ng question. What's the most important to keep in a relationship? So siguro ano yung pinaka-importanting bagay na dapat mong nasa relasyon? Oo. Madami. Alam niyo, sa totoo lang, nung pumasok ako sa relasyon, kala mo talagang tanda na, no? Nung po, narimin, hindi siya yung parang kailangan lang kilig, kailangan lang sweet. Ang daming kailangan para mag-work yung relationship. Kailangan yung nagko-compromise kayo, right. Honesty sa isa't isa, respeto. Bigayan. Totoo, walang tinatagong kasalanan, ganyan. Yun, mag-work yun. Kasi basta gusto nyo yung dalawa, mag-work ang relasyon. Pero pag may isang umayaw, yun ang malabo.
Right. Yun ang hindi mag-work. Pag may meron ng may aya, hindi na talaga. Oo, dapat hindi, parehas. Parehas dapat kayo ng... Yun nga, kailangan nyo respetuhin yung decision niya, decision ko. Mm-hmm. So, ayun yung isang nakakatulong talaga para magtagal yung... Walang sakalan, walang ganong nagaganap. O, bawal ka mag-basketball, ha? Ay, nag-ML ka. Walang ganon. MLO ako, walang ganon. Oh. Wala, hindi kami nagagalan. As in, talagang happy lang. That's why it works, no? For the record, gano'n na kayo katagal? Five years. Wow! Congratulations, ha, Loisa Ronia. I'm sure it was also a roller coaster ride, no? Yes, sobra. Kaya nga sabi ko, ang daming kailangan, hindi talaga siya basta-basta. Kailangan ready ka din talaga. Yes, hindi laging masaya. Oo. Pero pinapili mo nga ba si... Ronnie ng ML o ako, ginanon mo talaga. Walang ganun. Kasi nag-ML din ako eh. wala kami pinag-aawayan sa mga games, ganyan. Pero minsan binibiro niya din ako pagka nakikita niya akong masyado nang tumatagal, mga nakaka-limang laro na ako. ML ka na lang? ML o ako? Ay, grabe ka. Nilaglag mo talaga. Hindi ko na lang. Okay lang ako. Sweet nga yun eh, di ba? Sweet nga yung ganong klaseng biruan. Okay, thank you Mommy Joe sa iyong question. Also, thank you kay Von sa question niya kanina. Ang next naman na question is from Sanden Anadia from Banat News in Cebu. Ang question is for Ronnie. Nagkasama na kayo ni Loisa sa iba't ibang project, so masasabi na natin na kabisado nyo na kung paano nyo minamanage ang mga eksena nyong dalawa. Pinaghandaan mo ba ng todo yung mga eksena nyo ni Loisa sa The Goodbye Girl? Especially, Ronnie, you said na walang kilig-kilig dito that you used to... Wala. Loisa? Nandun naman yung pinaganda, ninakal ko yung mismong eksena namin, yung script. Ang nakakaano lang din kasi dun is, may mga time pa din na naninibago pa din talaga ako, kami, dahil ibang character naman po kasi yung ginagawa namin dito. Right. Hindi naman po as kami. Right. Talaga. So, ayun yung feeling ko nakakapagpahirap din talaga, no? Kasi... May character ka si Gab. Sino ba si Gab? So, yun yung dapat. Paano ba siya kay Mara? So, ganun eh. Hindi siya yung, Ronnie, paano ka ba kay Loisa? So, dun ako na, ano pa. Pero syempre, nando naman yun. Kailangan mong ayusin, aralin. And nabibigay naman po. That's good na. Kasi nga, di ba, kahit paano, nabigyan kayo ng variation naman sa mga ginagawa ninyong mga roles, no? Kasi baka naman nasasanay na yung fans nyo na kilig. O, mismo. Diba? What a blessing. How was it working with Derek Cabrido? Bait? Si Derek sobrang gaya niya katrabaho. Bait. Ang bilis lang din kasi nung taping namin eh. Kasi parang 1 week si Ate Angge, 1 week siya dun eh. Tapos kami, parang punta kami ganyan, tapos balik kami ulit ganyan. So, ganun yung naging sistema ng taping. Sobrang ang gaan kasi si Derek, ang cool niyang director talaga. Sabi niya sa akin, gusto mo mag-director? Ikaw na mag-director. Direk, acting muna ako. Tinatoo na yung scene, ano? Direk, acting lang muna ako sa ngayon. Sobrang bait ni Derek. And ako din, sobrang happy ko kasi nakita ko din sila Marie, sila Barbie, Elise, and si Ate Angge. Sobrang happy talaga. So may all-star cast. Yes, may all-star cast. Oh my God, exciting to. Spoiler ba ako? Hindi naman. Kasi nag-taping kayo ng ano eh. Sa isang location. Saka parang nakita namin merong ano eh. May parang scene na naglalakad si Angelica sa kikita ka, dinadaanan si Barbie. Yes. So, hindi ka naman spoiler. Ano, hindi, nakita naman. Sorry. Oy, it looks like nag-e-enjoy ang ating mga, ang inyong mga fans dahil tayo ay trending number 4 sa Twitter. Thank you, guys. Chikahan, saka number 6 naman yung hashtag TGG cut my feelings. Oy, salamat. Yes. Thank you. Maraming salamat. Making us trend. Okay, ang second part ng question ni Sanden para kay Loisa. Pero parang nasagot na natin to kanina, no? Anong ma-expect ng fans nyo
in terms of kilig level. So nasagot na natin na medyo wala muna masyado kilig. Mapanakit muna ang loiny ngayong Pebrero dito. Okay. Ito naman mula kay Chad. Mula kay Chad Rosette ng Manila Feed. Loisa, in real life ba naging goodbye girl ka? And what have you learned from this experience? Hi! Wow! Si Loisa sa serya na to is clueless girl. Na? Just para lang alam natin. Pero ang tanong ni Chad, nag-goodbye, naging goodbye girl ka ba? Ako yung binagbayan? Yes. Oo. Hindi ko masabi. Dumaan din ako sa ganun. Pero yung pagkaka-goodbye sa akin din, nilet go ko din naman. Hindi ako yung parang, pero walang ganun. Parang nung nag-goodbye na, okay, hindi kami para sa isa't isa. Ganun ko siya in-accept. So pinagdaanan ko siya. At alam kong masakit din. Pero doon ka din magiging strong at matibay din. Sa buhay. Ang difference niyo ni Yana, ni Angelica, si Yana, ang dami niyang questions. Why, yes. Diba? Ikaw ba, nung nag-goodbye ka, walang questions, walang mga... May questions pa din, pero hindi ko na pinush yung sarili ko doon. Right. Oo, may questions pa din, pero mas inaccept ko kasi yung questions ko sa totoong buhay, alam naman natin ang sagot eh. In denial lang tayo. Diba? Ay, ang ganda. Diba? Alam naman natin yung sagot eh. Ayaw lang natin tanggapin. So ako ayan mas pili kong tanggapin. Narinutok tayo ni Loisa. Na that's life. Yun. That's true. Okay. Kay Ronnie naman ang question niya. As a real-life couple, what scene or part of the show ang nakarelate kayo and how did you deal with it? Meron ba? Meron. As in kami ni Rory talaga. Hindi naman namin masasabi na yung relasyon namin. Masaya talaga. Siyempre, off-cam naman. Meron talaga nangyayari na hindi naman talaga nila nakikita, nababalitaan. Kasi mas pinipili namin ayusin yun sa private, yung kami lang. Yes. Hindi na para, syempre, gusto namin mas tahimik lang ang buhay, ganyan. Hindi, pero ang pinagkaiba nito, ito kasing si Gab at saka si Mara, talagang away, dare-derecho eh. Kahit sa taping, parang ganyan sila. Sa set, ganun sila. Kami naman ni Loisa, hindi kami lumalabas nang hindi kami okay. Okay. Kung magkaaway tayo ngayon, pag-uusapan natin, para paglabas natin, okay tayong dalawa. Yes. Hindi pwedeng magka-away kami. Kasi hindi lang naman para sa amin yun eh. Sa set din, maapektuhan. Ayaw namin nung may naapektuhan iba or nadadamay. So, meron din ba kayong parang ano, rule na walang magsa-social media pag magka-away? Kasi minsan doon nahuhuli. Wala naman. Wala. Pero mas alam na lang na hindi ko sinabi sa kanya na wag ka mag-post ka or ganyan. Wala. Talagang kusana namin na alam naman kasi namin na sa relasyon, normal yung nag-aaway, pero pag naayos right. At napahupa niyo yung galit, pag napag-usapan, magiging okay na din. Right. Kasi ayaw namin yung kakainin namin yung sasabihin namin sa dulo na, ganyan-ganyan, tapos kami naman ulit. Kasi may itindihan mo di ba? Pag mahal mo, mahal mo. Alright, kaya tumagal ng 5 years, tinuloy naman, di ba? Congratulations. Okay, thank you kay... Chad, sa kanyang questions. Mula naman kay Albert Bryan. Loisa, how difficult is it to act in breakup moments with the one you love? What do you do together after the scene? Ganda ng question. Pag medyo yung intense yung breakup scene yung dalawa. Kaso lang mahal mo naman siya in real life. So parang, paano yun? Diba, sabi ko sa inyo, hirap mag-artist. Ganun talaga, iisipin nyo, may ginagawa siya. Iisipin nyo, mag-break talaga kayo. Ganun talaga, wala kang... Diba, ano yung first sinabi? Ang hirap. Kasi kahit masaya ka, kailangan mo, maging malungkot talaga. Kasi yun ang kailangan. Mahirap din eh. Kaya kailangan, bago kami magpunta ni Ronnie sa set, kailangan nakikinig na ako ng music na nakakalungkot talaga, na masasakit. Para pagdating ko sa set, ready na. Kasi nga... In reality, okay naman kami ni Ronnie talaga eh. Right. So it aaralin talagang trabaho namin. So, okay. Hindi naman,
Siguro, it's all in the mind, eh, no? Yes, po, it's all in the mind. Diba? Ronnie, ang question naman niya, why is Loisa not worth saying goodbye to? Bakit hindi siya worth? Kasi para sa, ano, gusto mo sagot? Wala. Hinihintay ko nga eh. hindi naman, kasi okay na ako eh. Kontento na ako sa kanya. Kaya parang ang hirap din na sabihin sa kanya or magpaalam ako sa kanya ng gano'n. Kasi okay na ako. Yan, kontento na ako. So, pag once na nakontento ka, yun naman yung importante. Pag once na nakontento ka at comfortable ka sa kanya, wala na ako ibang hahanapin. So, correct. Yun, wag mo nang pakawalan. Diba? Saka ang swerte na makahanap ng isang tao na kasundo. Mahal ka ng mahal mo. Yes. Mismo. Wow. Eh, yung humugot ako dun bigla. Ng... sa linya na yun. Wala naman. Okay. Mula kay Steph Mauban ng Manila Bulletin, ang question niya is, Loisa, if you have any, could you share with us your heartbreak story and how you conquered it? So may nasabi na si Loisa kanina, no, nabanggit na nakapag-break na rin siya before. Siguro baka meron pa siyang unusual. Pang ilang boyfriend mo ba si Ronnie? Pangalawa. Oh, so dalawa lang. So nabanggit mo na yung isa kanina. Yes. So isa pang heartbreak. Wala pa naman. Huwag mo nating balakin, be. Diba? Huwag mo nang tangkain. Sino ba dyan? So yun na yung ano, yun yung kanyang kinuwento ni Loisa, yun na yung kanyang heartbreak story. Okay. Kay Ronnie naman, any Valentine's Day plans? How important sa inyo ni Loisa ang i-celebrate ito? Importante para sa amin ngayon yung Valentine's kasi yun yung parang pinaka-date namin na pakiramdam namin kami. Kasi sa ang tagal na namin eh. Hindi naman sobrang tagal pero ang haba na din ang pinagsamahan naming dalawa. So nandun na kami sa punto na para na lang kami kasi magkaibigan talaga. Kilalang-kilala niya na ako, kilalang-kilala ko siya. So yung Valentine's kasi, bihira lang yan sa isang beses lang yan sa isang taon. So yun yung parang ano namin, date talaga na as kami. Mm-hmm. Ito yung mag-girlfriend kita, boyfriend mo. Okay, celebrate natin yung Valentine's, di ba? Paramdam naman natin sa sarili natin yung ganun ba? So yun yung parang regalo namin sa sarili namin bilang magka-relasyon. Right. Or just so you know ha, si Ronnie saka si Loisa ang pinakahuling physical live event na Valentine's Day na dinaluhan ko. And that was before the lockdown. Yes! Noong 2020, yung James, Pat, and Dave. I know. Yes. Grabe. Kaya tradisyon na pag Feb-ibig, eh, mayroong loyni lagi. Yes. Offering for Valentine's Day. Ang saya. Naalala ko lang bigla na parang, si Ronnie saka si Loisa yung huli kong kinover noon bago tayo mag-lockdown. Mag-lockdown, totoo. I know. Okay. Thank you kay Steph sa question mo. Mula naman kay Alan. Ronnie, matagal-tagal na rin ang relasyon niyong dalawa ni Loisa. Anong sikreto niyong dalawa na patuloy na pagiging strong ng inyong relationship? Ano pa ang na-discover mo kay Loisa? Ano bang na-discover ko pa sa'yo? Ba't akong tinatanong mo? Kasi ito yung pagiging malakas ng samahan namin, yung pagiging strong naming dalawa. Ayun nga po yung kagaya na sinabi ni Loisa. Kailangan kasi naiintindihan nyo yung isa't isa, ibigayan talaga kayo para maging iba pagka nagkakaintindihan kayo, kailangan sinasabi niyo yung nararamdaman niyo sa kanya. Huwag mo lang patatagalin. Kapag gusto kong sabihin sa kanya, sabihin mo na. Kailangan sabihin mo na sa kanya. Tapos, may tumugtog sa live. Oo nga. Kapamelon. Tapos, na-discover ko sa kanya, ang kagandahan kasi kay Loisa, siguro kaya kami nagtagal. Kasi una pa lang talagang wala na kaming tinatago sa isa't isa.
sinasabi na namin talaga, ginagawa niya na lahat-lahat. So parang sa akin, kung meron man, siguro pagka nagkapamilya na kami, pero ngayon bilang mag-jowa pa lang kami, parang feeling ko, na-discover ko naman na lahat sa kanya. Wala pa akong ibang bagay na bagong na-discover. And siguro sometimes, Ronnie, yung ganyan, parang it comes naturally. Yung hindi mo pinipilit na, teka, ano kayang meron kay Loisa? Ano kayang ganyan-ganyan? Kusa na lang. Yes. At saka hindi kami ganun, parang, ano kayang meron kay Ronnie na hindi ko pa alam? Walang ganun, yung parang, ganyan pala siya. Walang ganun, parang enjoy lang, ganyan. Right. Hindi lumabas na ugali niyang ayaw ko. Okay lang. Good answer. Ano ba 'to? Okay lang. Oh, Ronnie, ang tanong ni follow-up ni Alan, meron ba daw specific na plan for Valentine's? Like type of pizza? Sa ngayon siguro after nung lock-in namin kasi ngayon po naka-lock-in kami. Yes, sa Batangas. Nasa Batangas po kami para po sa Love in 40 Days soon. Papalabas siya sa ABS na teleserye. So excited na kami doon. And after na itong first cycle namin, saktong pa-Valentine's na yan. Tapos natin dito is 12. Tapos pinaplano namin, isama din yung mga dogs na mag-beach kami. So yun yung plano namin this Valentine's. Ilan ba ang fur babies nyo? 14. What? 14? Totoo? 14. Oh my God. We didn't know that. Or I didn't know that. Wow, 14. Yes. Memorize nyo yung mga pangalan? Yes. Sino-sino? Mike, Tokyo. Mga pag nanonood kasi kami Netflix. So doon namin tinuro yung mga names nila. Si Mike, Tokyo, Rio, Lexa, Maze, Chloe. Hola. Sara. Sino pa? Aria, Elle, Rocky, Lucky, Ronda. 13 lang po pala. Si Chloe, 13. Hindi, meron pa. Yung mga baby pa niya, nasa welting pa kasi. Meron pa kaming mga anak nung anak ni Elle na nasa welting pa. So padating pa lang sa amin. Ang dami. Para kami ni Zoo. Ganun. I know. Ang saya naman ng inyong Valentine's Day plans. It's with your fur babies. Okay. Para naman kay Lois ang tanong na follow-up ni Alan. Madalas din ba kayong mag-away na dalawa? Ano madalas ang pinag-aawayan nyo? And sino yung unang nagsusorry kapag nagtatampuhan kayo? Ano rin ang na-discover mo kay Ronnie sa tagal ng relasyon nyo? So binaligtad lang niya. It's Lois' turn. Okay. Ano ba mong na-discover ko sa'yo sa tagal na natin? Doon tayo sa may pinagawa, yung mga pinagawa. Wala eh, ang bihira kami mag-away kasi. Sobrang bihira. Kung meron man mag-away, siguro ayun yung maganda sa amin, yung sinasabi ko din na respeto na walang pride dito. So kung ako yung alam kong may kasalanan ako, na medyo na ano ko siya ng konti, ako yung nagsosorry mismo kung sa kanya. And pero siya, ganun din. Pero pag away na yun, parang, kunyari may sinabi lang ako, tapos hindi siya nakikinig, yung parang mga ganun lang. Kasi, ha? Sabi ko, ayun eh, haka ng house, cellphone ko kasi ng cellphone. Mga ganun lang. Pero mga ganun kababaw lang. O ngayon, tatanong kita, ha? Ganun. Okay. Mga ganun sorry na lang. Sorry agad, sorry. Ganyan-ganyan, pasensya na. So same din naman siya sa akin. Pagka alam niyang siya yung may kasalanan, lalapit na yan sa akin, sasabihin niya. So okay na, be. Ganyan-ganyan. Sorry na, hindi na mauulit. Ganyan. Sinasabi talaga namin na sorry, hindi na mauulit. Kasi minsan, kahit maliit na bagay na gano'n, ayun din yung nagkokos ng hiwalayan, di pagkakaintindihan. Yung pag-sorry, kasi pag once na nag-sorry ka sa isang tao, kahit sabihin mong sorry, kasawakan mo lang siya ng ganyan, sobrang nakakalambot na ng puso yun. So, importante talaga yung nagsasorry at tinatanggap mo yung pagkakamali mo. Alam mo, naniniwala ako sa Ronnie kasi yung pagkakasabi mo, parang damang-dama mo siya eh. Di ba? Oo. Mukhang nangyayari talaga sa inyong dalawa. Galing. At I feel, parang I think that you guys are very lucky kasi nag-swak talaga kayo.
Yes. Bihira yan, yung makahanap ng ganyan. Kaya we hope na magtagal kayong dalawa. Okay, ito pa. Meron pa tayong mga pahabol na questions. I think we have a few more pahabol questions. This one is from Kate Adahar of Random Republica. Loisa, sa trailer na banggit ni Ronnie, I need a break from you. In real life, how do you ensure na may time, may me time kayo at yung nage-enjoy kayong gawin on your own? Ano yung nage-enjoy nyong gawin on your own? Si Ronnie kasi ako, nakakapag-motor pa din siya sa labas, nakakapag-ride pa din siya. Basketball din. Basketball, kasama niya yung friends niya, ganyan. So, nandun pa din yung ganun. Ako naman, bahay lang kasi din ako talaga eh. Ako naman, bahay lang, mga nagdidilig-dilig lang ako, walk-walk ng dogs, ganyan lang. Totoo so, ba? Netflix, yes, ganyan. Oo, kaya naglang ako manood ng movie, series. Yun lang talaga yung life ko. Kaya siya naman, kung papaalam siya, kasi magte-text lang naman siya ng aalis lang ako. Sabi ko, sige, go lang. Ako naman, nag-enjoy naman ako sa bahay. May so, kasi yung mag-ride. Kasi parang feeling ko, ayun yung nakakapag. Hindi naman totally. Pagka may time, nagra-ride ako. Tapos, yun yung parang nakakapag, ano sa akin ulit. Nakakapag-relax ng utak ko. Right, right, right. Ang galing, no? Hindi nyo pinipigilan yung sarili nyo. Isa't isa. Sa mga interests, kahit na meron na, kahit together kayo most of the time. That's nice. Okay, follow-up ni Kate kay Ronnie. Yung title kasi, The Clueless Girl. Can you share with us paano nyo iniiwasan maging clueless sa nararamdaman ng isa't isa? Nasasabi nyo ba ng diretsahan o dinadaan nyo sa ibang paraan gaya ng sulat or text? Paano? Nasa usapan siguro. Oo, kami hindi na kami nagpapatumpik-tumpik pa talaga eh. Kasi kailangan mas ayusin din talaga daw. Ayaw namin. Ayaw namin may tinatago or ano. Kasi isa din yun sa importante talaga. Dapat wala kang tinatago. Wala ka talagang tinatago. Kasi so, mahirap yun eh. Pag yung mga maliliit na yan, nagpatong-patong, lalaki yan eh. Tapos wala kang idea na, ay, may kinikim-kim pala siyang ganyan. Ba't hindi ko alam? Biglang iiwan na lang niya ako, ganun pala yung nagawa ko. Right, so, right. Hindi mo alam. So maganda yung kailangan nagkakaintindihan kayo kung anong gusto nyong, kung ano yung gusto nyo at ayaw nyo, para alam nyo yung boundary, di ba? Yung kung ano lang yung naayon sa gusto niya. Kasi ang hirap eh. Kasi kung ikaw parang, para sa'yo, wala lang sa kanya, bigil pala, di ba? Right. Right. Uy, ako, I just wanna say this, ha, bago tayo pumunta sa ating last question. Ako, I'm thankful sa mga sagot nyo kasi alam kong some of your answers were private moments already, pero nagkaroon kami ng snapshot of how your relationship looks like. No? Yeah. Parang maraming salamat for sharing those ano, no? Parang mga off-screen moments yung dalawa. Paano kayo mag-usap, those private moments. We appreciate that, ha? Maraming salamat. Loisa and Ronnie. Okay, last question na tayo mula kay Jason of Certified Kapamilya. Sabi ni Loisa, as for Loisa, from PBB days hanggang present, how much did you mature as a person and as an actor? Wow, grabe. Ang laki ng, ang dami kong pinagdaanan. Sabi ko nga, parang dito ako lumaki sa showbiz, ha? Kasi pumasok ako, kaka 15 ko lang eh. Ngayon 22 na ako. Sabi ko yung buong, di ba yung 15 yan yung time na natututo ka eh sa life, yung ganyan. Pero ako, nandito ako sa mundo ng showbiz. So, ang dami. Naging matibay din talaga ako dito. PBB pa lang eh. Talagang sinubok din ako ni Kuya. Ang dami ko din pinagdaanan sa loob ng bahay. Ang daming issue. Ang dami kong, alam mo yung mga masasakit na words na narinig kahit bata ka pa lang. Kaya yun din yung isang nakapagpatibay sa akin. Siyempre, andyan din yung mga fans na sumusuporta. Kaya naman hindi ko din ganun naramdaman yung mga bashers. So right, parang sila din yung tumulong sa akin na palakasin yung loob ko. After nung PBB, ganyan, may issue na naman. Ang dami talaga. So parang talagang hinulma ako na itong showbiz ng mundong to na maging matibay. At wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari sa akin sa mundo ng showbiz. Kasi kung nasan ako ngayon, talagang masaya ako. At ibang Loisa kasi yung ngayon, eh, talagang antapang.
Tapang talaga. Mm-hmm. So, sinasabi ko din sa kanya, huwag niyang, sinabi ko din sa kanya na kailangan laging sa panibagong araw, yun yung lagi mong iniisip na doon ka mag-start. Huwag mo nang ibabalik yung dati. Kung ngayon, kinabukasan yung tignan mo, huwag yung ngayon, yung nakaraan. Dapat laging yung kinabukasan yung tinitignan mo kasi yun yung present. Hindi na mababalik yun eh. Yes. Right. Pero kung titingin ka man sa past, gawin mong negative like, na yung parang dati ako iniisip ko, dati parang hirap kami sa buhay, wala kaming pambayad ng kuryente, yung mga ganyan. Pero ngayon, di ba, nakakatulong ka. So, ang daming positive pa din talagang nangyayari. Ganda. Sobrang dami. Pag walang nangyaring pangit sa buhay mo, hindi ka matututo talaga, di ba? Kailangan, iba yung, minsan niya sabi nila na matututo ka sa kwento ng iba eh. Pero iba pa din yung ikaw yung makaka-experience. Iba pa din talaga. Nice. Ang sarap niyo pakinggan, no? Kasi syempre, hindi naman kayo nagsimula kahapon lang, you know? Kaya ang sabi ni Loisa, 7 years in the business, di ba? Si Ronnie had his fair share also of roller coaster life in show business. So, yes. Ang sarap nyo ring pakinggan kasi habang binabahagi nyo yung mga how you face those challenges sa inyong karera. Okay, speaking of karera, Ronnie, ang tanong ni Jason sa'yo ay, do you have dreams din ba of starring in an action movie? Wow, or teleserye? Ano ba yung mga roles na gusto mo pang pagbidahan? Talagang gustong-gusto kong maggumawa po talaga ng action na film, pelikula. Gustong-gusto ko talagang gumawa yung mga tipong parang like yung mga sinauna dati or ngayon, parang mga probinsyano, Asyong Salonga, Hari ng Tondo, yung mga ganong tipuhan ba ng mga action talaga. Gustong-gusto kong makagawa nun. Kung bibigyan man ako, siguro tatanggapin ko agad. Sabi ko sa kanya, be, kung mabigyan ako ng action, ganyan-ganyan ang movie, tanggapin ko kasi talagang kahit makagawa lang ako ng isa. Right. Gagawin ko talaga. And yung Lastic Man talaga, deads na deads ako sa Lastic Man kung ibibigay sa akin talaga. Yes. Saka ano, saka i-capitalize mo na yung interest mo, yung pagmumotor. Baka parang mala Fast and Furious na ano, di ba? Di ba? Di ba? So kasi, yun yung talagang gustong-gusto ko bibigay sa akin. Go, right. God. Tara na. Okay sa'yo, Loisa. Approve ka dyan. Oo, sa akin okay. Gusto niya talaga. Uh-oh. At saka nakikita ko din, General's Daughter, kasi may action din talaga yun. Nakikita ko talaga kay Ronnie, ang galing niya talagang mag-action. Galing niya makipagsapakan. Sabi ko parang, duhay mo yan, ang bata ka. Hindi, ang galing niya sumuntok talaga. Ang galing. Yun talaga. Wow. May timing. Kasi may timing yun eh. May timing kasi sa action niya. Si Miss Angel Locsin, nung naka-eksena ko siya sa isang scene namin na fight scene, natutuwa ako kasi tinutulungan niya ako kung paano ba yung ganito. Tapos siya yung nagtuturo ng mga gagawin. O ganito suntok. Ronnie, dito mo susuntokin. Para okay. Nice. Nakakamiss, no? Kamiss din sa Angel. So, yun. Sana makatrabaho niyo ulit. But, you know what? Maraming salamat, Loisa and Ronnie, for sharing so many, being very generous with your answers. Yeah. Ang dami niyong naibahagi sa amin. now we're looking forward sa inyong episode dito sa The Goodbye Girl. I'll give you this moment to say your thank yous, your invites sa lahat ng inyong mga fans, sa inyong mga nag-aabang. Paano nila mapapanood to? Saan nila mapapanood? Go ahead. Ikaw muna, Bego. Yes, mga kapamilya, maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayon sa live at sa, sa mga press. Sir MJ, maraming Dreamscape, salamat. Dreamscape, maraming salamat po sa pagkakataon. And ito na yung offer ng Dreamscape na ABS-CBN, Dreamscape at Clever Minds. Ang Noreen, guys, The Goodbye Girl. Yes, directed by Derek Cabrido po. Ayan, napakabait na director. So, yes. Base ho siya, siyempre, sa kagaya po na sinabi niyo kanina, dun sa best-selling book by Noreen Capili. Yes, si Miss Noreen, naka-work ko siya dati sa Once Upon a Time. Yes! Nagsulat noon, sabi ko, wow,
sobrang happy ko na makaka-work ko siya ulit sa The Goodbye Girl kasi talaga ang galing-galing niya talaga eh. So, Miss Noreen, hello po. And maraming salamat din po syempre dun sa mga fans na hindi kami iniwan hanggang dulo. Maraming salamat po sa inyo sa tiyagaan niyo. Sa tiyagaan nila, sa pagmamahal niyong binibigay, sobrang namin na-appreciate. Mahal na mahal din namin kayo. And sabihin mo na kung sino yung mga kasama natin dito sa The Goodbye Girl. Yes, kasama natin dito syempre si Ate Angelica Panganiban, si Kuya Arky Bagat Singh, si Kuya JC De Vera, andito rin si Maris, at syempre nandiyan si Rico Blanco, Barbie Imperial, Tours Daza, Elis Hoson, and Joshua Colette. And Loisa Andalio, the clueless girl. And ako po, si Ronnie Alonte, kasama. The direct. The director. So, yun. Yes. Maraming salamat. Streaming na yan this Feb 14 to 19, yes. 8 p.m. on I Want TFC. Ayan, maraming salamat. Oy, bukas ha, after ni Angelica, after ni Loisa and Ronnie, tomorrow, makakasama naman natin sa Feb Ibig Chikahan sina Maris Racal at si Rico Blanco. Wow! Uy, this is fun kasi this is for the first time makakasama natin, i-interview ko sila together. Yes. First time din nila mag-work, alam ko, together. Sabi ko, Maris, I'm so happy for you. May kasama ka ng love team sa set. Oy, grabe ka, Loisa, ha? Kasi never talaga. Grabe, never talaga. Oh, sinasabi niya din sa'yo, di ba? Oo, sinasabi niya din sa akin. Sabi ko, oh, I'm happy for you, Maris. Deserve niyo yan. Deserve niyo yung mga love na yan in your lives. Okay, 2 p.m. po yan tomorrow sa Facebook pages pa rin ng Dreamscape Entertainment, ABS-CBN, I1TFC, Star Magic at ABS-CBN YouTube channel. Loisa, Ronnie, love you both. Congratulations. Love you. Thank you so much po. Thank you. So blessed with so much work itong Goodbye Girl at yung Love in 40 Days. Yes. And, sa lahat ng mga Kapamilya Press, maraming salamat po sa mga fans ni Loisa at Ronnie. Thank you. Stay safe. Stay blessed. Stay and safe. Love. Stay safe po. Thank you sa mga Kapamilya Press natin. Thank you po. Sana bumalik na sa normal. Oo, no? Pakita-kita na tayo sa personal. Yes. Lapit na yan. Bye, guys. Bye. Bye po. Thank you po. See you soon. Saan ka pupunta? To Spain. Kay Lucia? I still love her. Sa sobrang sakit, mula nun, hindi ko na masabi ang pangalan niya. Kaya I only refer to him as Y. Why did he leave me? Why? 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 Kung sexual affair lang yan, nasisigura ko. Pero emotional affair, punyeta, may pag-ibig! Ang pag-ibig mo ay FB Live kagabi? Ano to? Sige na, bye-bye. Bisikat ka na talaga. Ikaw na ang patronesa ng mga heartbroken. Goodbye, girl. Okay, so actually, ginagawa ko lang talaga ay online counseling. Pero since nandito ka na, ano ba ang problema mo? Bakit ka iniwan ng boyfriend mo? What? 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 I've been following you online and I would like to offer you a book deal. Book deal? Hindi naman ako writer. Ano yung susulat ko? The stories that people share with you online and the advice that you give to them. Then nararamdaman ko, Bax, he's the one na talaga. I'll make you coffee just the way you like it. Para I need a break. Ako din! Gusto ko yan, tara. Magbakasyon tayo sa Baler. I need a break. From you. Cheryl, wife ko. Ikaw pala si Kira. Hi. I have always wanted to meet you. Dahil napapatrabaho mo ng gusto si Franco. Mukhang seryoso na kayo ni Kayo, ah. Uy, hindi. Okay kami sa ganito. No expectations, no disappointment. Ayoko sa drama, okay? Alam mo, kung hindi ka sigurado, there's still time to change your mind. Ang ganda. Ba't ka naman nagandahan dyan? Because it's true. And everyone can relate to it. May reason pala si Daddy Jeff kung bakit umatras siya sa kasal nila ng fiancé niya. How do I put this without sounding like an angry bitch?
You are exactly the man that I wrote about in that book. I don't deserve this. Lahat binigay ko. You inflicted pain to other women like myself. It's just a temporary lapse in judgment. It's just a phase. And now you are appropriating our struggles. Daddy!